afternoon. Kailan ka dumating? Kwentuhan mo muna kami. Actually, dumating ako nung 31st pa sa Iloilo. Dumiretso ako ng Iloilo kasi meron kaming family reunion doon eh. So I went there and I was there for a week and a half bago ako pumunta ng Manila. And then I came here before Valentine's. Pero 1 month ka lang dito unless may offers. No, 1 month talaga ako dito tapos babalik na ako. Babalik ako tapos I'll be right back, I think. I'm pretty sure kasi may offers nga na may isa pang gagawin akong international na dito gaganapin eh. Uy. They're gonna shoot it here eh, so in about 2 or 3 weeks. Sexy lalo nito. Ikaw, wala talaga. Okay. Dali, magtanong ka na kaya, Janet. Pinapatanong ni Elsa Alfonso na pamangkin ni Nap Alip kung hanggang kailan ka daw dito at anong pinagbibisihan mo dito ngayon? 1 month nga. So 1 month lang. I'll be back. I'm leaving na papuntang Iloilo next week. Tapos balik States ng first week of March. Okay. Mag-drop tayo ng ibang name na nawawala rin dito. Oh. Si David Bunibox daw eh. Binibenta yung mga ari-arian niya sa'yo. Di umano. Hindi. Mga ari-arian ni Anjanette binibenta ni David Bunibox. Binenta niya. Without your knowledge? Without my knowledge, unfortunately. Ano yun? Yung pinakamalaking sanang gusto niyang ibenta yung condo ko kasi pinadalhan niya ako ng power of attorney na pala niya isa-sign ko or something. Tapos, pero of course, I didn't. And then, nalaman ko na lang sa huli na binenta yung kotse ko at yung Rolex ko. I don't know what else. Nagtagumpay siya, nagawa niya. Nagawa niya, pero na recover naman ng tito ko yung kotse ko. Yung Rolex, hindi. Hindi, alam mo bang, hindi, matagal na itong nasa isip ko eh. Kasi during that time, nung sa Guam ka, parang may mga gustong tumulong, nagbigay ng mga ano, di ba? Thank you for bringing that up. Because yung mga ano daw, yung mga perang na likom, kinuha rin ni David? Yes, wala akong nakuhang, I didn't get anything from everybody who thank you for reminding me na, thank you pala sa lahat ng nagtulong sa akin noon kasi, I didn't get any of the money, so hindi ko alam na maraming natulong sa akin. Wala akong nakuha. Isa dyan si Dr. Vicky Bello. Binigay yata kay David Bonner. Ibig sabihin, yung ibang tumutulong kuno, nagsamantala pa. Lahat ng David talaga. Ang kinuha, lahat ng nagbigay sa kanya ng tulong para sa akin, hindi niya binigay sa akin. Wala, hindi nakarating sa akin. Pati yung abogado nga sa Guam, hindi niya binayaran eh. Oh my God. Mga kaibigan, ito pong sexy lalo at magandang si Anjanette. May dalawa ng anak. Mas nagdala pa ng dalawang poging anak. Ayan o! Oh. Hello, say hello boys. Hey, hi. Do you mind kung tanong ko, ano yan? Nagkaroon ko ng asawa? Kasal ka ba doon sa, sa tatay ng anak ko? No, hindi ako nagpakasal. Oh. Hindi ako nagkaroon. Parehong hindi ka kasal sa tatay. I didn't want to get married anymore. Gusto ko lang magkaanak. So, yung dalawa niyan, magkaibang tatay. Magkaiba. Pero, tsaka yung isa, hindi kami masyadong magkaibigan. Magkasundo. Okay. Yan. Bakit hindi ka napaanak nung kay Gabby Concepcion? Naku, because I didn't want you forever hating me. Dahil ikaw nun ang gustong magpaanak kay Gabby, alam mo. Oo nga, hindi na pwede. Menopause na ako daw.